Hello guys, magandang araw at welcome again sa ating Thrifty Kitchen. For today's video nga ay gagawa tayo ng nilasing na hipon. Hindi. Hindi to nilasing na hipon. This is buttered garlic shrimp. Ah, diba? So, meron tayong calamansi juice, 3 piraso, tapos maraming bawang, mga 6 hanggang 8 piraso yan, of 8 cloves. Meron tayong Sprite, at meron din tayong, ano pa ba yun? Butter, syempre. Tapos nilinis ko yan ha, tinanggalan natin ng bituka. O, kung ngayon yun ang bituka, yung kulay itim dyan, yung tali. O, gusto mo yung tali. Yan, tinanggal na po natin yan, so malinis na siya. And meron siyang balat kasi para hindi makarami yung kakain. Para mahirapan siya magbalat, di ba? Kung marunong ka magbalat, di makakarami ka ng kain. Kung hindi, di pasensyahan na lang. Anyway, so lalagay natin ang ating butter sa ating umiinit na kawali. Yan pong butter na yan ay 150 grams na butter. Kung walang butter, mantikilya. Kung walang mantikilya, bukas na magluto, bumili muna. Kasi ito nga po ay buttered garlic shrimp. Okay? So, hindi yan magiging buttered garlic shrimp kung wala tayong butter. Pero kung wala din naman talaga, eh pwede naman ginataan. O, diba? Mas masarap ang ginataan. For me, ha? Depende sa region kung papaano lutuin to. Pero kung mga ganitong hipon, buttered shrimp, buttered garlic shrimp, mga ganyan, kailangan po natin talagang i-follow. Kasi, yun na yung pangalan niya. Bakit babaguhin natin? Kung halimbawa, buttered garlic shrimp siya, bakit gagataan mo? Diba? Pero para sa akin lang naman, masarap yung ginataan. Kaya kung walang butter, pwede pong gataan ang ating hipon. Napakasarap niyang hipon. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede tayong magluto ng hipon kasi nga may mga gout, ganon. So ito naman, lagyan natin ng 1 tablespoon ng flour. Yan po ang magpapalapot ng ating sabaw. Kung gusto niya lang din naman ng malapot, ha? Kung ayaw naman, eh okay lang din na butter na lang, garlic, and yung Sprite. So, dito nga, nilagay na natin ang ating garlic. Sa mahinang apoy lang po natin tululutuin kasi baka masunog, ma-overcook yung ating garlic. At doon sa mga nakikita ko kasing video dito ay maraming nababash about dito sa buttered garlic na to. Hindi ko alam kung anong meron dito sa hipon. Bakit nila binabash tong hipon? O yung mga proseso kung paano gawin kasi na-overcook daw. So, hindi nga din naman maganda kung ma-overcook. Pero, kung malalaki yung hipon, depende po kasi yan sa size. Kung malalaking masyado yung hipon, okay lang na umabot siya ng ganong minutes. Kasi kita ko naman yung proseso ng ginawa niya. May hustis siya naman. Right? So, dito din, pagka yung ganito kasi kagaya na lutuin ko, medium size lang siya. So, hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Okay? So, okay na dito ang mga 6 minutes na luto. Yan, with takip pa yan. Tapos, okay na tayo doon. Kasi nga, ito ay fresh naman, hindi siya galing sa freezer. So, okay yan. Makakayanan niya ang init na yan. So, pagkalagay natin ng hipon, yan, di ba? Nalagyan natin yung garlic, yung flour. Tapos, lagay natin yung hipon. And then, saka natin siya lalagyan ng Sprite. Kung ayaw ng Sprite, di okay lang. Ito naman kalamansi, 3 piraso lang yan. Nilagay ko, tinalasan ko ng buto. Ewan ko kung may naglalagay sa inyo. Pero, yun nga. Mas masarap, malasa talaga. Sinasabi ko sa inyo. Nako, babalikan nyo ako pagka naluto nyo to. Huwag naman babalikan ng ano, napagalitan ako. Pero, try nyo, sobrang sarap. As in. Yan. So, lagay natin ng paminta. Kung mapapansin nyo, diba, kulong-kulo siya. Yan. Kapag nilagay na natin dyan yung Sprite natin, lalapot na yung sabaw nyan. At, pwede nang gin bilog dyan. Diba?
Gin bilog. Yung iba kasi, napaka ano sa pulutan. Konting uminom ng alak, tapos ang daming pulutan. Ganon. Na wala nang mapaglagyan. Pagka naman maraming uminom ng alak at hindi namumulutan, eh galit din. O, di ba? Kaya sa mundong ginagalawan natin, tayo magkakakampi. Yan. So, pwede itong pamulutan, pwedeng pang-ulam. Pero sa akin, ito po ay aming pang-ulam. Hindi siya pang-pulutan. Pero kung may dadayo, text nyo lang po ako. Yan. Wala pong problema. Kung may dadayo po dyan, ha? Dala ng isang gin bilog, tapos yung ano, juice, ganon. Open ako dyan. So, dito, nilagyan ko siya ng konting salt kasi yung aking butter na ginamit is salted butter. Baka nagtataka din kayo bakit walang salt ang nilagay. Kasi po, salted butter yung aking nilagay. Kaya nitong last ko na lang siya nilagyan kasi medyo natatabangan ako dahil 500 grams po ang ating hipon. Yan. So, tinitikman ko dyan yung sabaw, yung slurry niya. O yung basta itong mga katat-katat dito sa tabihan. Yung katat ko ay yung mga ano, yung mga leftover. Yung mga nasa tabi ng kawali. Yun ang tinitikman ko dyan. Kasi yun ang masarap, di ba? So yan nga po at makikita ninyo malapot yung ating sabaw. Pero dito sa aking bowl kasi malalim siya, hindi nyo makikita. So ako lang nakatikim. Pero kung dadayo nga kayo, open po ako. So thank you very much guys for watching and supporting me.